2010, meron kaming operation nga inutos ni Paolo Duterte nga Vice Mayor nga yung kagalit lang niya sinabihan siya kung Bisaya pa nagsalig lang ka kay Vice Mayor ka. So, ano po 'yon? Pakisabi po Bisaya. Sa Bisaya nagsalig lang kay Vice Mayor ka. Alam niyo po ang Tagalog niyan? Ang ano 'yan sa Tagalog? Hindi ko parang nagugan man kay. Meron ba yung Bisaya dito? We ask someone from to interpret that. Bisaya. Umaasa. Oh, ma'am, oh, ma'am. Mm. Opo, ma'am. Yan. Inakyat namin yung subject kasama ko si Major Lau, si Major Francia, si SPO4 Las Cañas, si Bubong Aquino, si Binbinilo Porog, si Mamay Tapik, at saka si madami pa mamam, nalilipuanan ko. Tapos, binaril namin, ako ang bumaril, kami ni SPO2 Medina ang bumaril. Pero, nasama yung dalawa nga, hindi kasali kagalit ni Paolo. Kasi yumakap man, gumanon man. So, nasali ang matandang babae. Yumakap dun sa binaril mo? Opo, ma'am. Opo, ma'am. O, yumakap. Ang itatanong ko sa inyo, dahil may na-mention kayo na aside kay Mayor Duterte, na ngayon Presidente Duterte, ay may mga naguutos din ng pagpatay itong si Paolo Duterte na ngayon Vice Mayor ng Davao City. Ano ba ang pagkakilala nyo kay Paolo Duterte? Ito si Paolo Duterte, maliit pa lang. Ako na ang nag-i-escort kami ni SPO2 Maranga, SPO2 Baloran. Kami ang escort bata pa yan hanggang lumaki na yan si Paolo Duterte. Sa pagkakaalam ko lang, pagka meron na siyang asawa, parang gumagamit yan ng drugs ito si Paolo Duterte. Matagal na yung bata pa gumagamit yan. So pagkakilala mo, dahil maliit pa si Paolo Duterte, andudong ka na sa pamilya? Nag-escort ka? Opo. Pumapasok siya ng Ateneo, sumasama kami sa mga escort. Daroon lang kami sa labas, humihintay. So sa pagkakilala mo, since nandudong ka sa loob ng pamilya, ay si Paolo Duterte ay isang adik. Yun ba ang sinasabi niyo? Opo, ay gumagamit man siya, pero hindi yan nagtutulak. Hindi nagtutulak, pero siya gumagamit ng ano ba? Ng shabu. Shabu. Nagsasabu si Paolo Duterte, na anak ng ating presidente, na talagang masigasig sa war against drugs, na unfortunately, yung ibang mga adik ay pinapatay kaagad. Ano? Pero si Paolo Duterte, Vice Mayor ngayon ng Davao City. So ano pa ang pagkakaalam mo, umuutos, Edgar? Hindi lang kuan, umuutos ng pumapatay ng tao si Paolo Duterte ngayon. Dahil parang sadista na rin sila. Marami nang inutos niya ipapatay, pinapatay. Ganyan yung parang sabog pumupunta sa amin. Doon kami pumupunta ng opisina. Parang umuutos nga patayin nyo. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang walang dahilan. So hindi ito... Ano ibig sabihin ng sabog? Parang lulong sa droga si Paolo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. Okay. Ngayon, dahil kasi sinasabi na ang pinapatay yung mga kriminal at yung mga adik. Ang sinasabi mo, yung mga pinapatay ni pinapapatay ng DDS ni President Duterte at ni Vice Mayor Paolo Duterte ay mga ordinaryo mga tao. Ordinaryo.
mga hindi ito involved sa droga? Hindi. Yung iba naman, yung mga malalaking nagdodroga sa Davao City, hindi man namamatay. Kasagaran yung napapatay doon, yung maliliit lang. So wala kayong pinatay na drug lord na malaki sa Davao City? Wala. Walang pinatay sa Davao malaki. So, anong palagay mo, bakit ganun yon? Bakit ganun ang nangyari? Kasi sinasabi nila na itong modelo yung Davao City, pero may mga drug lord ba sa Davao City sa inyong pagkakaalam? Meron, ako pagkakaalam ko, meron mga drug lord yan, yung mga Chinese, kasama mga barkada ni Paolo Duterte. Kasi nagiinuman sila, nag-uusap-usap, minsan nakikita namin sila. Pero ito, hindi ko lang alam ang mga pangalan ng mga Chinese, pero palagi niyang kasama ng mga class ngayon, bar. So walang drug lord kayo na pinatay? Wala. Siguro yun din ang dahilan kung bakit walang drug lord na pinatay dito sa ano, sa war on drugs nila. And ano pa ang inyong madadagdag na hindi na-cover dun sa mga initial nyo na salaysay? Ang isasabi ko lang, sir, sobra na sila sa umuutos nga pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Ang sobrang dami na ang namamatay sa Davao. So, ang nag-uutos lang, para maliwanag, is si President Duterte, Rodrigo Duterte, at ang si anak. Si Vice Mayor Paolo Duterte. Palagi yan umuutos. So, yung tinatago namin yung sakyanan sa bodega ng Gaisano subdivision. Nandoon naka-standby yung van namin, yung itim. Nandoon naka-standby yung para pangdukot namin. Nandoon sa bodega ng Gaisano ng Davao City.